Mapapagod magbasa ng mamamayan para sa bayan na pinakabantay. Ako drama na gumagabay, maasahan na sunduman ang huligan dito o to si Guy. Huwita! Okay, magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Martes ngayon, ha? Araw ho ng Martes ngayon sa buwan ng November 29, 2022. Dodo Sibial po ang inyong lingkod sa umagang ito. Samahan niyo ako sa isang oras kong palatuntunan, Hulika News Online, dito lamang sa aking Facebook live streaming at bagi sa ating programa sa radyo sa DWBL 1242. Buwanis ang Gambiyernes, alas 10 ang alas 11 ng umaga at sa Sabado naman ho, araw ng Sabado, alas 12 ho ng tanghali. Pakisubscribe lamang ho ang aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media, at pindutin ang notification bell upang aking mga video sa inyo pong mapanood. At panoorin ninyo ang aking mga litis na video, then paki-share at paki-comment down below or manood kayo sa aking programa sa aking Facebook Live at mabi sa aking programa sa radyo sa DWBL 1242 upang po nga mag-comment kayo sa inyo pong mga numero. Ngayon po ang araw po ay pipili na naman po tayo ng isa po mapalad na winner para po sa ating weekly raffle ho. Dito lamang po sa Hulika News Online, Hulika Broadcast Media. Sa ngalan po ng Hulika Internet, Radio Internet Broadcasting, Jojo Sibial po ang inyong kasama sa umaga nito. Happy birthday ho sa aking kumpare, paring Romy Tolentino. Happy birthday, paring Romy Tolentino, dyan ho sa Valenzuela City. At magandang umaga din ho sa aking primo, Primong Bart Mahinay Tolorio, watching. Sabi niya, magandang umaga po, primo. Primong Bart, magandang umaga ho sa inyo. Pag-share lamang ho ng aking programa, tandaan ninyo, tuwing araw ho ng Martes, mayroon ho tayong weekly raffle. Kahapon ho, ating pong pinag-uusapan, o pinag-uusapan ho, ito pong problema, ha, dyan ho sa commission on appointment, na kung saan ho, medyo ho na, medyo hindi pa ho umusad, ho. Ito pong pagka-appoint ho ni Secretary Idol Erwin Tulfo. Napakarami ho, ginisa ho ng insakto ho, ha, ginisa ng sakto ho, si idol natin, si Erwin Tulfo. At ganun din ho, pinag-usapan din ho natin, ito ho nga, ito hong protector ho ng illegal na sugal dyan sa probinsya ng Rizal ho. Ito pong si alias Alkitran. Hindi ko po alam kung sino ito. At ito daw ho ang bumubulong sa mga kapulisan para ho sabihin nila wag ho ninyong itigil ang illegal na sugal sa probinsya ng Rizal. Malakas daw di umano ito sa provincial director ng probinsya ng Rizal at maging ho sa mga chief of police. At ang problema pa ho, mas matapang pa ho yung mga chief of police upang ho ang mga kababayan natin magihong sa hanay ng media magreklamo ho sa illegal na pasugalan. Magandang umaga din po sa aking kasamahan dyan ho sa Santa Cateria Elementary School, Caloocan City. Ma'am Tarayo Ribica, good morning ho sa inyo. Tarayo R. Beca, watching, thank you. Good morning po Sir Jojo, God bless. Alfredo Bo, ang aking pong uncle po dyan ho sa Barangay Bungabong, Tabaco City, Albay. Diyos maray na aldaw tabi mga Bigolanos. Mayong buntag mga Bisaya. Assalamualaikum mga kapatid nating mga Muslim. At sa lahat ho ng mga Filipino Chinese community dyan ho, lalo na sa Binondo area, magandang morning ho sa inyo. At sa ating po mga kababayan sa Norteng Luzon, simula ho dyan sa Batanes Island at iba pa mga isla ho riyan. Magandang umaga ho sa inyo. Samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntunan, ating pong pag-usapan, himay-himayin, talakayin ang mga samot-saring isyo na mga nangyayari dito sa loob at magig sa labas ng bansa. Magandang umaga din ho sa lahat ng mga biyahiros at ating pong mga kababayang OFW, ang mga buhay na bayani.
Ngayong araw ho, magkaroon tayo ng weekly raffle ho. Ha, bubunot ho tayo ng isa ho nga mapalad na, isang entry ho. At mapalad na winner ho sa linggong ito. At sa balitang sports ho, ngayong umaga, mayroon na ho, nandyan ho, nakakasana ho, kinakasana o nakasana. O nakakasana ho itong Final Four ng NCEA, season 98. Ho, mahababa na rin ho ang nilalakbay nitong National Collegiate Athletic Association. Dito ho yan sa Metro Manila. Final Four ho nila ha, malapit na ho yan. Magsisimula na ho, men's basketball po ha. Basketball po ito ng kalalakihan ha, magsisimula na ho ngayong araw. Abangan ho natin ito pong ating mga mga kababayan na mga manlalaro sa ngalan ho ng palakasan. Ang tabayanan ho natin, magandang salpukan ho yan eh sa mga magagaling ho mga player ho sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad dito ho sa Metro Manila o sa National Capital Region. Sa umagang ito, ito po yung pinaka-topic ho natin na pag-usapan po. Ito pong siguro ginawa ito ni Senador Raffy Tulfo para ho dun ho sa problema po ng kanyang kapatid. O maging ho sa problema ho ng hanay ng media, yung sinasabi pong Radyo Jaryo Television. Ang sabi niya ho rito, ito ay applicable lamang ho dun sa mga lehitimong mga media. At hindi ho ito obra ang mga house show. Matindi ho ang sinabi ho ni Raffy Tulfo. O ni Senador Raffy Tulfo. Pero marami hong may mga ilang eksperto ho ang umalma. At lagi hong samahan ho na National Press Club ho. Alam ho ninyo, Senador Raffy Tulfo, alam ko matagal na ho kaysa hanay ho ng mamahayag. Lagi ho sa National Press Club ho, mayroon din ho mga miyembro ho riyan na wala naman hong outlet. Siyempre of course, sila'y naging kasama, naging kasapi, naging miyembro ho na National Press Club, sila ho'y kasama pa rin. Doon sa ano, ha? Hindi ho lahat ng mga miyembro yan ay nagsusulat sa mga pang-araw-araw na mga dyaryo. Ang iba ho yan ay weekly newspaper o weekly tabloid o dyaryo, ha? Ako nagtataka lamang pag pinag-usapan ho ang media ho at apektado ho rito itong mga online news kasama po ang programa ko maging ako ho isang announcer sa radyo, ha? At ito po mga social media, ha? Ang problema kasi dito sa Facebook, maging sa iba't pang platform ho, ng social media, karamihan kasi ho sa na mga naitalakay, lalo na po ang ilan natin mga vloggers. Ha? Good morning ho sa mga vloggers dyan, from Luzon, Visayas at Mindanao, maging ating makabayang OFW mga vloggers, good morning ho sa inyo. Yung mga vloggers natin kasi, sabi ho nila, may mga ilan daw ho doon na hindi naman ho totoo. Oh, mga fake news, ewan ko, sila ho yun eh, hindi ho tayo doon, ha? At masyado sila nakadepensa sa isa lamang isang topic lamang. Ho, yun ho ang mga vloggers. Kumbaga ho, sila ho yung mga tagapagtanggol ng dapat nilang ipagtanggol. Hindi natin sila pwedeng pakialaman that is other kind of platform. Ho, paano ho sila magbuburgas sa sarili ho nilang plataforma? Tama naman ho si Senador Raffy Tulfo na doon lamang ho bibigyan lamang ho ng gawin ho ng exempted ho sa criminal na aspeto ng libel ho ang mga lehitimong membro ng media. Siyempre pag pinag-usapan ho media, marami ho dito masagasaan, marami ho dito nga aaray ho. Ang iba ho riyan, membro ho ng mga press club ho, at press corps. No? Ang iba naman ho dyan, kahit membro sila ng press club o press corps ho, wala naman ho silang outlet ho na kung saan sila nagbabato ho ng kanilang balita. Unlike ho sa atin, meron ho tayong programa sa radyo at meron din tayong online news na kung saan ho, katulad ho sa ABCBN, ang ABCBN ho, nawalan ho ng prangkisa. So they are busy ho sa platform ng social media. Ngayon po sabihin ho ni Senador Raffy Tulfo na hindi kasapi o kasama dito sa sinasabing lehitimong media, ano po ba ang definition ng tunay na media? Yan ho'y matagal na hong pinag-uusapan ho yan. At kung alam ho ninyo, ang kauna-unahan ho, isa ho sa mga kauna-unahan ho mga dyaryo noon, ay yung pong dyaryo ho ng sinaunang panahon ho ng mga Kastilat, mga Pilipino. At kung naalala ho ninyo yon, yung dyaryo ho nila iniimprinta patago dahil nga po kapag sila'y nahuli ho ng mga ng gobyernong Kastila, malamang tigok ang abutin ho nila.
or either pahirapan o sila. Yan ang buhay ng mga mamahayag noong unang panahon. Mayroon na rin doon ang kanilang platform is newspaper at radio. Dahil wala pa naman ang television noong panahon. Wala pang TV noong panahon. Wala pang Facebook o social media noong panahon. Sila ho'y pasikreto ho, nagtatago ho. Ang kanila lamang ho ay kaya ho nilang magsulat at ipaliwanag sa taong bayan ang mga nangyayari na napangaabuso ho ng gobyerno Kastila noong mga panahon. Siyempre ngayon, okay na ho ang bansang Kastila, ang bansang Espanya at bansang Pilipinas ay okay na ho. Matagal na hong okay at maayos ho ang kanila hong relasyon, ha? Ito na napag-usapan lamang natin because of sa ganitong sitwasyon, ha? Ito, good morning ho. Good morning ho kay Loricia Maas. Ma'am Loricia Maas, good morning. Sabi niya, good morning po Sir Jojo, God bless po, ha? Ang aking pong kasama si Oscar, bossing Oscar, Kaay Manangkel. Good morning, Boss Jojo. Thank you so much sa inyo, Oscar Manangkel. So yan po ang nais po ni Senador Raffy Tulfo. Maganda po ang hangarin ni Senador Raffy Tulfo. Siguro nabuksan lamang ito, ang topic na ito, ang issue na ito ni Senador Raffy Tulfo. Isa kasi usar sa gasaan dito, ang kanya pong kapatid, ang kanilang bunsong kapatid, na si Erwin Tulfo. Dahil sa ngalan ho ng journalism o pagiging journalist o pagiging media practitioner, kaya ko may masagasaan ka. Kaya nga po ang panglaban po ng ilan po nating mga kalaban ho sa ating pong hanap buhay ay itong kaso ho ng libel. O kung dito naman ho sa Facebook, cyber libel. Sa katotohanan lamang ho, marami pong mga nilabas ho dyan ng mga topic ho na totoo naman talaga ho nangyayari, ha? Kaya nga ho, ang ginawa ho ng iba, binablind item na lamang ho nila. O, yung kanila pong topic. Hindi ho nila direktang pinupuntarya, ha, ang mga taong personalidad na involved sa iba't ibang mga korupsyon o iba't ibang mga kwentuhan usapin. Pero ulitin ko lamang ho, kung wala ho ang hanay ng media ho, hindi ho natin malaman ho kung ano po ang mga nangyayari. O, kanya lamang ho, nauso itong mga vlogging ho, nauso itong mga, o, dun ho nagkaroon ho ng mga kaiba-ibang mga topic, ha. Magandang umaga po kay Sir Lito Del Valle. Good morning Sir Jojo, good morning din po sa inyo, Sir Lito Del Valle. Ang oras po natin, alas 10:12 ho ng umaga. Salamat po sa mga nag-share, nag-follow ho, nag-like ho sa aking Facebook page, Holy Can News Online. Hoy, bukas ha, Bonifacio Day. Marami ho walang pasok, holiday ho yan. Bukas ho yan, ha, tayo ho, sana ho, magising ho tayo ng maaga-aga. Ha? Tayo ho may pupuntahan mamayang gabi. Ayaw po na kaya ko ho bukas ha. Magkaroon ho tayo ng coverage ho dyan sa ngalan po ng ating pong Hulika News Online at maging sa Hulika Broadcast Media. Bukas ho, i-coverage ho natin, ha, ang kaganapan ho dito ho sa Balintawak area, ha, at maging ho doon sa Monumento Circle. At ayon sa mga balibalita, dadalo ho ang Pangulo ng Bansa natin. Good morning ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa lahat ho ng administration, Marcos administration, good morning ho sa inyo. At siyempre of course, good morning din ho kay PNP Chief. Ang masipag at mabait ho na PNP Chief, wala na hong iba. Bukod tangi ho yan, wala na hong iba. Si Polesa General Rodolfo Asorin Jr. Sir, magandang morning ho. At magandang umaga din po sa aking kaibigan, mga kaibigan kong pulis ho, mga district director ho ng Metro Manila. Siyempre, unahin ho natin ang kanila hong regional director ng National Capital Region Police Office. Police Brigadier General Junilis Tomo, good morning, maing buntag sa iyo, sir. Ganun din ho sa aking pong kaibigan, Manila Police District, the Game Changer, District Director, Police Brigadier General Andre Dizon, good morning sa inyo, sir. Ganun din ho dito sa Northern Police District, ang District Director, Police Colonel Rogelio Piñones, good morning sa inyo, sir. Colonel Rogelio Piñones, ang District Director ng Northern Police District. Ganon din ho dito sa Quezon City, ang District Director ho ng QCPD, Police Brigadier General Torre. Ganon din ho sa Eastern Police District, ang District Director ho ng Eastern Police District, si Police Colonel Attorney Wilson Asueta. Diyos maray na aldaw tabi sa indong mga sir.
Karon din ho ang ating pong the last but not the least ang aking kaibigan ho, ha? Ang Southern Police District, ha? Ang lagi hong may award na distrito ho ng National Capital Region, Southern Police District. Ang District Director na ngayon ay General ho, Police Brigadier General Kirby Craft, ha? Napakabait ho niyan. Para hong si Ardi ho yan at si Imano, si Didi ho ng Manila Police District. Ganun din ho yung Eastern Police District, napakabait. Sarap kausap. Rosario Aloro, Sir Rosario Aloro, good morning po, good morning po. Okay, siyempre ho, huwag ho magpapahuli. Sabi nga po ng aking kasama, si Glenn Ford Antiobula, sabi niya sa akin, Sir, huwag mong kalimutan batiin ho yung PIO ho ng Naik ha, Municipal Police Station ng Cavite ho. Si Ma'am Jumay pala, akala ko Jumi, Jumay. Good morning ho sa inyo, Ma'am Jumay, ang Public Information Officer at ang kanila pong Chief of Police ng Municipal Police Station Naik Cavite Police Lieutenant Colonel Risti Soriano. Good morning sa iyo, sir. Okay, balik ko tayo dito sa topic ko na libel case. Ito pong sinasabi pong gustong gawing exempted ho sa criminal na aspeto. Actually ho, isinusulong ho ito ni Senador Chis Escudero. Ito pong problema sa libel. Panahon no ni Manila Mayor, dating Manila Mayor ho, Alfredo Lim ho, sinabi na ho niya na hindi ho maging daan ang kasong libel ho. Dahil sa totoo lamang ho, halos naman ho, 99% o 90% ho sa mga tinatalakay na mga istorya ho ng ating pong mga sahanay po ng media, radio, diary, television, ay talaga ho may katotohanan, may pinaghugutan, may pinanggalingan. O, yun ho ang totoo. Bagi ho tayo rito, nagkukwento ho tayo dito, wala ho tayong, pinipersonal, kundi ho inilatag lamang natin ang tamang plataforma na ito po ang topic, ito po ang issue, ito po yung totoong istorya. Ha? Di ba tama ba ko si Richard Atangan na Franco? Good morning po Sir Jojo, watching from Naik, Cavite. Ha? Oh, kanina lamang ho si Richard, binati ko po ang inyo pong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Risti Soriano. At ganun din po sa PIO ng Naik Municipal Police Station ng Cavite ho, si Ma'am Jumay. Good morning po sa inyo at good morning po sa lahat ng mga taga Naik Cavite. Isa kasi ho sa mga panakot ho ng ilan po nating mga tiwaling opisyal na natatamaan, hinambalos na komentaryuhan, nababatikos, ay ito pong issue ho ng libel. Wala na ho silang magawa kundi ho, kakasuhan ng libel ho ang mga nasa hanay ng media para ho maperwisyo ho nila. At napakaraming kaso na nakabinbin ho, maski ho sa katas-taasang hukuman, nakabinbin dahil nga po kailangan revisahin, pag-aralan, i-review ng mabuti kung tama ba itong mga sinampahong kaso laban po sa ating pong hanay ng media. Malalim po itong usapin na ito. Pag sinabi pong media, ang sabi nila mga house show, hindi legit. Sa tingin ko po, wala akong nakikitang hindi legit. Ha? As long as kaya mong i-perform bilang isang media practitioner, as long as kaya mong dipinsahan, kaya mong ipakita, ha? Kaya mong gawin ang mga nararapat na gawin, ikaw ba naman bibigyan ka ng lisensya ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? Kung ikaw sasabihin lamang na house show, tapos sasabihin sa iyo, ay iba ito, black timer ito. Iba ito, ito ho'y mga fly by night. Dahil minsan lamang ang programa, wala hong ganun. Wala hong definition na ganun. Mali ho yun. Hindi ko sa kinakampihan, kahit ho sa hanay ho, kahit ho may kasamahan ako, mayroon ho siyang ID ho ng kapisanan mga broadcaster na Pilipinas. License ho. ID. Wala siyang programa. Anong ibig sabihin noon? How show? Dahil walang programa. Pero ang kanya pong membership ay tuloy-tuloy ho. Sa pagigihong isa ho sa mga announcer o reporter ho na miyembro ho ng TVP. Ganon din ho sa National Press Club o NPC. Mayroon pong mga miyembro ho riyan na hindi na ho aktibo pero miyembro pa rin ho sila. At sila yung nagbibigay ho ng mga information dun po sa mga may mga
outlet ho na pwede ho silang magsulat o magbabalita. Kung natatandaan ho ninyo, hindi ho lahat ng nasa malaking network ho, alam ho nila ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Kung di ho, nagtatanong din po sila sa mga nasa laylayan ho, ng hanay ng media. Kaya lamang ho, kapag ho sila'y nagsalita, lagi ho nilang tinutumbok yung haoshow. O, salitang, hindi ko maintindihan, haoshow, salitang Chinese ho ito eh. Ha? Ginagaya lang ho natin sa mga Chinese eh. Ha? Good morning po sa mga Filipino-Chinese community. Ito, sabi po ni Richard Atangan Franco, tama po yan. Tulad ko po, member ng radyo, Kamao News. O, katulad daw ho niya, member ho siya ng radyo Kamao News. Ito yung isang platform ho, ng news online o social media. O, tama ho si Sir Richard, no? O, ang membro kasi ho ng TVP po, yun pong membro, yung pong mga announcer sa radyo at mga tagapagbalita sa telebisyon. O, yun po. Pagdating naman ho sa print, sa mga dyaryo ho, sila naman po yung National Press Club. Ngayon ho, dahil lumabas na po itong social media, Facebook, live streaming, lahat ho yan, YouTube, lahat ho yan, Twitter, at iba pa, doon na rin ho sila nakafocus. Katulad ho ng Rappler, ha? Mapag-usapan lamang ho natin. Magandang umaga ho sa mga taga-Rappler. Ang Rappler po, wala po silang direkta ho nga newspaper ho. Sila'y nakabase lamang ho sa platform ng social media. Pero ang mga narito sa Rappler ay nanggagaling ho sa mga malalaking network. Ibig sabihin ho, galing ho sila sa iba't ibang mga channel o television channel o TV channel, ha? Nanggaling, wag natin magbanggit, alam na ho ninyo yan. Kung sino yan, channel 2, channel 7, channel 7 at iba pa. O, wag na ho tayo magbanggit, basta sabihin lang natin galing sa iba't ibang mga channel, sa iba't ibang mga network ng television. Ha? Yan po sila. Ha? Ang Rappler ho, ha? Then ngayon naman po, ha? Ngayon naman po, ha? Ang ABS-CBN tinanggal na ho ng pangkisa. Alam na ho natin yan, panahon ni dating Pangulong Duterte. Sila ho'y natanggalan ng prangkisa dahil po sa mga samot-sari pong isyo. So ngayon po, hindi na po sila mapapanood sa kanilang channel kasi wala na ho. Pero because of social media, nariyan pa rin ho, mapapanood ninyo ang kanila po mga programa through Facebook, YouTube at iba pa. Magandang umaga po sa aking kaibigan, Ma'am Mary Jean Javier, MG, magandang umaga sa iyo. Raul Bisana Salvador, ha, Sir Raul Bisana Salvador, good morning po sa inyo. So malalim po itong kwentuhan na ito pag sinabi pong media. Oh, ito po yung nais pong gawing isulong ho. Kaya ako po'y sumasaludo kay Senador Cis Escudero, ang aking pong kababayan bilang isang Bicolano, at ako naman po'y isang Cebuano din, ha, Bisakul ang tawag sa akin. Maganda po ang kanila pong ninanais kasi kung naalala ho ninyo, si Secretary Erwin Tulfo ho, sumabit po siya, o hindi naman sumabit, sorry po, sa term na sumabit, sorry po. Ito po yung mga isyo na ipinupukol po sa kanya sa Commission on Appointment. Ito pong kaso niya sa libel case, maging sa kanyang citizenship, dahil naging pala siyang army ng US, kung di ako nagkakamali. Pati nga ho yung kanya pong isyo sa mga babae ay pinukul pa sa kanya. Kaya ako hiyang-hiya naman doon sa mga politiko na hindi daw sila, Bob, ha, hindi daw sila mahilig. Okay, salamat ng marami. Pag-share lamang. Mamaya ho, bubunot ho tayo, ha? Bubunot ho tayo ng isa pong entry at para po sa ating weekly raffle. O, dito lamang ho yan sa programang Huli Ka News Online. O, Huli Ka, ha? Internet Radio Broadcasting. Ibig sabihin nun yan, through internet ho tayo nagbo-broadcast. Ha? Kapag walang internet, wala ho tayong broadcasting. Pero syempre, of course, may programa ho tayo sa radio, sa DWBL. Kapag may mga radio ho kayo, i-tune in lamang ho ninyo, 1242. O, iba kasi ho ang social media, iba din ho ang mainstream media. Ha? Ang mainstream media ho, dyan ho yan, dyan mo ho makikita, ha, na sila ho, mayroon ho silang sila ho'y nagre-report o nagsusulat sa isang pahayagan o isang dyaryo. Ha? Tabloid man yan o maliit. Ha? O malaki.
ah, nadyaryo, ah, ah, at mga programa sa radyo sa iba't ibang stasyon ng radyo. Oh, yun po ang mga mainstream media. Kasama po dyan ang telebisyon. Yan po ang mainstream media. But anyway ho, mayroon din programa ho, katulad ng social media. Okay naman ho yun. Walang problema as long as yung topic po ninyong tinatalakay ay totoo. Ho? Ho? Yun ang importante ho roon. Hindi ho fake news. Ho? Yung iba kasi ho, eh, masyado na ho halatang-halata na ho. Kaya po umalma po ang ating mga law enforcement agency, ang Department of Justice at iba pa. Dahil nga po dito po sa problema, kung naalala ho ninyo, panahon ni dating Pangulong Duterte, matindi ho ang mga vlogger noon. Matindi ho sila kumana. Dahil yun po ang kanila pong estilo ng kanila pong pagbo-broadcast. Dito naman ho sa radio, diaryo, television, iba naman ho. Mayroon ho tayong pinaghuhugutan. Una sa lahat, nakita ho ninyo yung pong aspeto ng sistema o classification o estilo ho ni dating broadcaster Kaper si Lapid, na mas kilala sa Kaper si Lapid. Kapag siya nagtumatalakay ho na mga isyo sa ngalan ho ng patas sa pamamahayag, mayroon ho siyang ebidensya na inilatag. Katulad ho niyan, sinasabi niya Cinderella Man. Ang sinasabi niya, napakaraming sasakyan ng dating Bucor chief. Meron siyang video ipinakita ho. Yan ho. Ngayon naman, kinakounter naman ho ni dating Bucor chief na hindi kanya yon sa mga kapitbahay niya at service niya para sa kanyang trabaho. Yun ho ang mga baliktaran ho. Hindi rin gagawin yan ng isang media na katulad ko, na katulad ni dating broadcaster, si Kaper si Lapid, kung wala ho nagsasabi sa kanya. Wala ho nagsasabi na ito po ang kwento nito. Oh, okay, kasama ang July Podok, magandang umaga. Yes, magandang umaga. So, alam mo, napakaganda ngayon ang ating kapatupan talaga ng PDP sa bawat sila o sa bawat mga nalalawin nila po na kanyang opening lagi ng mga yes. Yes. Salamat ng marami, kasama ang July Pudok. Ma'am Jocelyn Bigueras, Diyos Maray na Aldo, tabi sa imo, Ma'am Jocelyn Bigueras. Good morning. Sabi ni Ma'am Jocelyn, pabati po kay Romy Tolentino. Birthday po ngayon, Sir Jojo. Salamat po, Sir Rofi. Paring Romy Tolentino ko. Birthday po ngayon ang kumpari ko. Nandiyan ho sa Valenzuela City. Paring Romy Tolentino, maghanda ka at lulusubin ka namin. Yan ho, si Paring Romy. Binabati ho si Paring Romy Tolentino ni Ma'am Jocelyn Bigueras. Happy birthday, pare. Patugtugan natin ang birthday song si Paring Romy. Baka sabihin naman niya na, ako pare, hindi mo pinatugtugan, pero sila pinatugtugan mo ng happy birthday. Salamat ng marami. Happy, happy birthday sa aking kumpare at bossing ho ni Marilyn Gobeliolong Canaya. Happy, happy birthday. More birthdays to come. More blessings to come. Okay, balikan ho natin itong topic ho natin regarding ho dito sa gawin hong exempted ho sa criminal aspeto ang libel ho ang mga lehitimong membro ng media. Kaya siyempre ho, bawat gagawin mo na pabor ho sa isa, may tiyak ko kontra. Pinatawag ho ni Senador Rapitulfo ang samahan ho ng National Press Club.
Oh, nandun ho yung dating presidente na ngayon ay national secretary at ang presidente ngayon ay si Lydia Boyno. Tama ba ko? Binaday Boyno, tama ba? Kung di ako nagkakamali, siya po ang presidente. I hope ho na makapag-courtesy visit tayo sa presidente ho ng National Press Club. Malamang po siguro Bicolano po ito. Kasi ang apelido Boyno ho, marami po dyan sa lugar ho namin, ha? Sa Bicol ho. Dito, lalo na dito sa Tabaco, Malilipot at maging sa Bacacay, Albay. Ha? Kaya good morning po sa presidente po ng National Press Club. Balikan natin ng konti ito, itong issue ho kay Sen. Rafi Tulfo regarding po sa libel, aspeto ho ng libel. Ha? Marami po kasi tinatamaan dito ng mga kasamahan namin sa hanay ng media. Oh, marami ho yan. Yan po ang kanila pong pangontra. Oh, marami naman ho mga nasa hanay ng media na wala ho talagang kakayahan upang bayaran ho. Daniel's Parwisio ang problema ho rito. Yung makulong kanaan na taon, siguro sa tingin ko, medyo okay pa yun eh. Pero yung magbabayad ka ho ng Daniel's Parwisio ho, yun ang pinakamabigat. Oh, hingihan ka ng 1 milyon, 100,000, 200,000, kahit nga 10,000 ho eh. Napakahirap na hong bayaran ho yung ganon. Oh, tiyak ho, ang isang hanay ng media ay makapangutang ng di oras para hong mabayaran ho yan. Okay, sabi naman ho ni kasamang Rolando Luto, sabi niya, good morning Pilipinas, huli ka broadcast media host anchor man Jojo Sibial, shout out sa ating mga kasamahan sa media, Tata Rick at Edwin Erinco ng Cavite News Radio di Baira, di Barra. Ha? At kinabusing Madam CEO President Lani Amura at kay paring Francis Tika Vice President Bagsik Balita. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isa sa problema ang kinakaharap ho natin ngayon, ha? Ang ating pong oras, tignan ho natin, alas 10:31 ng umaga. Salamat ng aking mga kasamahan, ha? Sa iba't ibang mga probinsya, good morning po sa inyo, salamat, mag-ingat kayo palagi. O, yung mga presyo ng bilihin, ho, tumaas ng 12%, ho, ha? Ayon po sa mga samahan, ho, samahan ho ng mga supermarkets sa bansa. O, hindi lamang sa Metro Manila, kundi po sa buong bansa. Hindi na ho kayang kontrolin ho yan. Taon-taon ho talaga pag sumasapit o nalalapit ang Kapaskuhan at ang bagong taon. Lahat ho ng presyo. Alam mo ba ninyo ang hindi na lamang ho tumaas? Ha? Alam na ho ninyo yon kung ano ho yon. Panay ho, pababa. Ha? Halos ho ng mga presyo. Hindi pa nga ho nag-November. Ha? Tumaas na ho ang mga presyo. Ganun ho talaga ang ating buhay. Tataas. Bibihirang bumaba. Ha? Kahit sino maupo ang presidente, halimbawa sabihin nila, pinakamagaling na presidente, si Marcos. Oo, tama. Magaling na presidente, pero hindi niya kayang kontrolin ang presyo ng bilihin. Yun ang katotohanan. O, nung panahon ng kanyang ama, magkano ang presyo noon? Anong isang araw, ako po'y nakipag-meeting ho sa isa po mga kakilala ko, ha? Si Henry Rico, ang ating kaibigan, ha? Kasama ko sa meeting at iba pa ho, ha? Yung staff ho ng PIO ng Malacanang, kausap ko po. Nagkakami meeting. At maging si Pari Tony Ching, kasama ko ron. Nung ako'y umuwi ho, ako hindi nagdala ng sasakyan, ako po'y nag-commute. Sumakay po ako ng taxi pa uwi. Nag-taxi ho ako. Dahil nahirapan ako tumawid ho eh. Ha? Takot ho ako sa heights, kaya kailangan ko sumakay ng taxi or either grab ha. Nung nakakausap ko po, yung isa pong chuper ng taxi ho, ako'y sumaludo sa kanya. Sabi niya sa akin, sir, matanda na ho ako, halos ho di tayo nagkakalayo ng ating edad. Ha? Ako po'y malapit na ho mag-retiro, malapit na ho mag-60, so matanda na tayo sir. Sabi sa akin, ha? Pero yung sir, utuin ako, nasabihin nila, pag naupo si ganito, bababa ang presyo, ha? Pag naupo si ganito, mababago ang bansa, walang katotohanan yun sir. Marami na pong nagdaang pangulo sa ating bansa, lahat ho yan, ganun ang sinasabi. Maraming ipinapangako. Ang iba naman sir, natutupad naman. Kaya thank you po sa kanila. Sabi niya, maging dilawan ka, maging pula ka, maging green ka, at anumang kulay mo, maging pink ka, ay pare-pareho lamang ho yan. Sabi niya sa akin. Ako'y nagtatakas, tanong ko sa kanya, ito bang pamumuno at pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano ba sa tingin mo? Ganun pa rin sir. O, may magbabago lamang sir sa mga salita. Pero doon sir, sa mga problema natin, katulad ng problema ng kahirapan, problema ng kawalan ng trabaho, problema ng mga presyo ng bilihin, at iba pa mga problema sir, ganun lang ho yan sir eh. Parang umiikot lang na parang gulong ho sir. Yun sir, sabi niya sa akin. Ako naman ho'y natawa dahil nga po totoo yung kanyang sinasabi. Oh, nakita ho ba ninyo ang presyo ng bilihin?
kaya bang ibaba ho ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi kaya. Sabi niya nga ho sa akin, sir, di ba ho, marami ho nga ginusto ho siya. Dahil nga sa kanya mga sinasabi, katulad doon ng ginto. Oh, sabi niya, ginto na magulang niya, ibibigay. Parang malabo yun, sir. Alam ko naman, sir, na hindi mangyayari yun. Ngayon, tinanong ko ho, yung ilan po sa mga fanatics na mga Marcos ho, na nasana ho yung usaping ginto. So wala na ho nag-reply sa akin, wala na ho nag-react. Kasi po tiyak na mapapahiya sila. So ito na tayo ngayon, sabi ko sa kanya. Eh, ano naman po ang masasabi ninyo tungkol sa mga presyo ng bilihin? Katulad po nung sinasabing 20 kilos, 20 pesos kada kilo ng bigas. Sir, malabo po yon. Maliban na lamang, sir, kung magbibigay ho sila ng libreng pataba, libreng seed, o mga tawag dito, libreng pananim, ha? At libreng makinarya na gagamitin nila sa mga magsasaka, maniniwala ako, sir, baka maging 20 peso bawat kilo ang bigas. Bakit kamo, sir, na hindi mangyayari? Dahil nga, sir, napakamahal ho ng pataba na mga fertilizer, pesticides, at mga binhi. Ah, sorry, binhi pala yun, seedling. Ah, binhi. Napakamahal, sir, yan. Ah, hindi biro ho ang mga sinasabi ko. Hayaan mo na, sir, yung servisyo ng tao. Yung kanilang paghihirap. Huwag na natin, sir, pag-usapan yun. Dahil kahit naman ano mangyari, ang tao ho talaga bilang isang farmers, sabi niya magsakripisyo ka upang kumita ka. Meron, sir, silang itinayo, kadiwa. Oh, nabanggit niya pa kahapon yung kadiwa. Ha, nung kahapon ba? Nung linggo ho, Sunday ho kami may meeting noon. Nabanggit pa niya, sir, meron naman ho nga mura hong bigas. Ang tawag ho nila kadiwa. Ay, ang problema, sir, bakit piling-pili lamang hindi po nila inilagay sa lahat ho na lugar sa buong bansa? Sabi ko, baka naman limitado lamang ang kanila pong stock at limitado lamang yung dapat pagbigyan. Kasi kung titignan ninyo, dapat ito talagang tulungan at tutukan ng gobyerno natin, yung poorest of the poor. Kasi yun po talagang dapat. Alam ba ninyo na marami pa rin tayong mga kababayan, maski sa probinsya, na sa halip po kakain ng dalawang takal ng kaning, isa o kalahati na lamang ng takal para humagkasya sa kanilang pamilya. Dahil namin sa probinsya, maging dito sa Metro Manila, ho, marami po ditong pamilya na hindi lamang apat o dalawa ang anak. May iba ho dyan, 6, 7, 8 hanggang 10. Ang iba naman ho, malalaki na, oh, kaya na ho maghanap buhay pero wala pa rin hong trabaho dahil wala hong tumatanggap sa kanila. Yan po ang malaki hong kinakaharap na problema ho ng ating bansa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa problema natin ngayon. Ang dapat lamang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ni Pangulong Bongbong na tugunan, sagipin sa kahirapan ng ating bansa. Tulungan ang ating mga kababayan na nangailangan. Yan po ang programa ng Marcos Administration. Yung pagbibigay ho ayuda sa mga tao. Yan, nandyan na ho yung libreng sakay, libreng pamasahe, nandyan na po yung pagtulong po sa mga tinatawag nating mga pagbibigay ho ng ayuda, katulad ho ng Porpoise at iba pa. Ipinagpatuloy lamang ho yung programa ng mga nagdaang administrasyon. So tuloy-tuloy lamang ho nila ang pagtulong ho sa ating mga kababayan. Yan po ang pinaka-basic ho o napaka-importanting bagay na kung saan ho tugunan ho ng Marcos Administration, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi pa ho Pangulo ang kanyang ama, problema na po sa bansa natin ang kahirapan. Oh, wala pa ang mga Marcoses. Problema na sa bansa natin ang kahirapan dahil marami tayong mga kababayang mahihirap. Oh, yun ang katotohanan. Kaya hindi po natin pwedeng isisi sa isang Pangulo lamang at hindi po natin pasabihin na maupo lamang kahit si Marcos, si Aquino, sino man yan, si Duterte, kung sino man yan na nais natin iupo, na masolusyonan ang problema, malabo ho yan. Kahit sa mga bansang mayayaman, maliban na lamang doon sa mga bansa, kakaiba ho talaga. Iba ho talaga sila. May mahirap man sila, pero hindi mahirap. Hindi sila naghihirap. Dito sa atin, pag sinabi natin mahirap, wala ka ng kakahigin, wala ka pang tutukain. Ah, may kakahigin ka pero hindi ka pa rin makatuka. Yan po ang sinasabi pong naghihirap. At tama din po ang ating pong mga kababayan na huwag po natin isisi sa gobyerno ang ating kahirapan. Kailangan po magsikap po tayo. Tama din po sila. Pero dapat po mayroon din pong ambag ang gobyerno para sa ating mga kababayan mahirap. Bakit? Sila po yung mga tao na dapat pong tulungan. Sila po yung mga tao na dapat pong alagaan. Kaya po sila inilagay dyan sa pwesto na yan dahil yan po ang kanilang tungkulin para sa bansa natin.
hindi lamang pagyamanin ang bansa, pagandahin ang bansa, kundi mabigyan ang bansa natin ng sapat. Ah, marami ho yan eh. Ah, kalusugan. Usaping kalusugan. Usaping edukasyon. Usaping kahirapan. Itong mga ito, pag ito natugunan, ah, ang problemang ito, tiyak ko, masasabi ko ng maganda na ang takbo ng ating bansa. Okay, standby lamang kayo ha, maya-maya lamang ho, ha, tayo ho'y kukuha na ho ng isang entry ho, ha. Ngayon pa lamang ho, congratulations ho kung sino man po ang mapalad na mabunot natin, ha, para po sa ating pong weekly raffle, ha, winner ho, ha. Salamat po ng marami. At Ma'am Martes Gomez, good morning ho, dyan ho sa probinsya ng Rizal. Salamat ng marami, mag-ingat ho kayo. Salamat ko ng mga bumabiyahe sa mga oras na ito, sa patungo sa iba't ibang mga lugar. Maraming galing ho sa probinsya patungong Maynila at galing Maynila patungong probinsya. Mag-ingat ho kayo sa inyong mga biyahe. Magdala ho kayo ng mahabang pasensya. Sa atin naman po mga bakasyonista, ilang araw lamang ho, marami na rin pupunta sa Maynila. Nais dito magpasko dahil sabi nga po ng ilan ko mga kaibigan, ito yata ang pinakamagandang pagkakataon. Kaya nga sabi nila, maraming salamat Sir Jojo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil siya ang naging pangulo natin. Dahil kung hindi naging pangulo si Pangulong Bongbong Marcos Jr., baka ang COVID ay nagtuloy-tuloy pa, lalo pa tayo maghihirap ang bansa natin. Yan po ang sinasabi po ng ilan po nating mga kababayan na naniniwala ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya again ho, maraming salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil po binuksan niya ang ekonomiya, binuksan niya, ha, namagi ho tayong malaya na. O, sa ating pong paglalakbay, dati-rati, makakalabas ka ng pinto mo upang bumili. Paano kung wala kang mapambili? Yan po ang hindi natugunan nung nakaraang administrasyon. At maraming mga vaccine, mga bakuna, gamot, ang nasayang lamang. Dahil ho sa mga malihong pamamalakad, yun ho ang problema. O, ipinaubaya ni Pangulong Duterte. Doon ho sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tao. At ito na po ang dinaranas natin. Maraming pera ang nasayang nawala. Sabi ho ni Ma'am Marites Gomez, sabi niya, morning all, keep safe everyone. Alfredo Bo, thank you so much sa Angel. Enrique Alpas, ha, watching ang aking pong kaibigan dyan ho sa Tondo, Manila. Ito po, ha, sa, dyan ho sa Malay Aklan. Ang local government unit ho dyan, ha? Sabi nila, nilinaw ho nila ito pong pagbabayad ng accident insurance, halaga ho 100 na alok ho nila para ho sa mga turista sa Buka, Boracay. Alam ho ninyo, lahat na lamang ho ng klase pinagkakitaan sa bansa natin. Kaya ho tayo minsan umayaw ho ang ilan natin mga turista, maging local o foreign tourist natin. Dahil po sa sistema natin, ang daming binabayaran. Ang dami ho talaga, ha? Paano ho tayo makapag-imbita ng mga turista kung ganito ho tayo? Ganito ho ang ating mga pamamalakad at sistema. Huwag ho kayo bumite. Manood ho kayo sa akin ngayon dahil tayo ho pipili ho. Kayo po mga dinanood, ay salamat po sa inyo. Panoorin ho ninyo ang aking programa. Araw-araw ho yan. Ha? Pag wala ho naman ho tayo, nandun po tayo. Meron tayo mga coverage ho sa labas. I hope ho bukas makakapag-cover ho tayo. Diyan ho sa kaarawan ho. Ano ba tawag dito? Celebration ho ng Bonifacio Day. Ha? Andres Bonifacio. Araw ho namin bukas. Ha? Ako po ay isa hong Andres Bonifacio. Araw po namin bukas ha mga kapatid, kapuso at pamilya. Abu Jamila Brusula sa bansang Saudi Arabia. Good morning. Lagi ho ito nakatutok sa akin. Avid followers natin ito. Maraming salamat po sa inyo sir. At mag-ingat kayo palagi dyan sa bansang Saudi Arabia. Hoy, bukas ha, wala hong color coding. Suspindido bukas ang color coding ho, ha. Lahat ng mga bumabiyahe, ay mapalad kayo. Pero alamin ho ninyo sa Makati City ha. Napag-usapan din namin yan nung aking pong nasakyan na taxi driver. Yung driver ho ng taxi, sabi niya sa akin, ang Makati City lamang ang bukod tanging, kakaiba ang batas. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bansang Pilipinas, isa lamang ang pangalan, Pilipinas, Philippines. Ah, pero magkaiba-iba ang kanilang mga patakaran.
maski sa kanilang panghuli ho, sa mga ticket ho nila, violation, ha, sa mga traffic violation, iba-iba po ang kanilang pumabayarin. Mayroon hong talagang tatabasin na lamang ang ating kinikita at mayroon naman pong katamtaman lamang. Ah, ito ho, ha, si kasamang Julay Pudok, pakinggan, kasamang Julay Pudok, pakinggan muna natin bago ho tayo bubunot ho ng ating pong weekly winner ho, ha. Kasamang Julay Pudok, go ahead. Yes, oo, oh, alam mo, minsan ko, namumuri din tayo sa mga taong kumagawa at butter up sa kanila sa puti. Bilang alagad ng patas. Tulad na lang meron si Kente Ayan Baro. Kasi dati nga lang din ang tutupoy sa Captain Baro. Ang kung saan sa iyong nakakawa ng toga, yung bukring, naalala mo yun, na dyan sa may parking sa King's Warehouse, at sa anak, yung Kenea. Alam mo, 28-6 ko eh. Gusto ko eh, na anti-legal drug transport sa Europorto under Pitea. Kaya nga sabi niya eh, siya eh bilang isang alagad na patas ng Europorto. Ay, so, sinudyan kung kunin na ang simpahan niya para sa watayin, watayin, panakulin itong mga illegal droga na kanya ngayon inaalam sa Europorto. At ang Europorto po po, salamat na marami, kasamang Julay Pudok.